Yung mga nag-DIY, yan, na-adjustan nila yan, tapos hindi na nila mababalik ng maya sa mga DIY. Sige. So, ang ano nun, nag-normally close siya na agad. Normally close kasi ganyan. So, kapag nag-normally close yan, mataas yung minor nila. Nag-DIY sila, pero hindi nila naibalik ng maayos. Hmm. Akala nila, naikabit na nila ng maayos. Hmm. Hindi. Kahit naikabit nila ng maayos, ayaw. Kung hindi naman tumama yung timing nun, mag-a-adjust kasi si ECU niyan na normally close. So, mataas talaga heating. Hindi siya magbabago, taas lang, mataas lang talaga. Mataas lang talaga siya. Mga nasa 2,000 to 2,000 o 2,100 ang IP, ang RPM niya. So, ito, nililinis namin. Kasama na to, di ba, Chan? Oo, kasama. Kasama na to sa lilinisin namin. Kasi nga, yung nag-a-adjust dito. So, anong gagawin dyan ngayon? Iyan, lilinisin natin lahat. Tapos, yung ano, bagong ano natin, yung smart garage. Para matono ng maayos. I-reset lang muna natin gamit yung smart garage. Tapos, itutono natin ng maayos. Manually kasi ito eh. Kumbaga, sabi nila dun sa training ka nung linggo, wala talagang tamang timing to. Hanggat hindi yung nag-adjust ng maayos, hindi mawawala yung error na 37. 37. Okay. Is lahat ng ISC jam. Apat na error to eh. Ilan na ba nagawa mo kahapon? Dalawa. Dalawa. Magkasunod. Magkasunod. Kaya tas isa, yung isa. Pareha sila ISC. ISC code 37. Code 37 po. Pag may problema kayo sa Aerox. Aerox lang ba yan? Aerox NMAX. Aerox NMAX. Sa MXI 115. Yun. MXI 115, bisita na lang kayo. Isasabay namin yan sa throttle cleaning, sa full maintenance. Pag 20,000 na yung mileage ng motor. Ayun si Christian. Christian ang bibira dyan. Yun.